Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa pangaplasa at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang Salita ng Diyos. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matitiktik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga o poon ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag sa Siyon, o poon ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya'y hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy sa Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sa panahon po ngayon ng pandemya, napakaraming pagkakataon para makagawa ng kabutihan. Ang daming taong nangangailangan ng tulong. At marami rin naman ang nais makatulong sa kanilang munting paraan. Ngunit ang isang malaking balakid o hadlang sa pagbibigay ng tulong ay ang pangongumpitensya. Makikita natin sa Ebanghelyo na yung mga alagad ni Jesus na inatasan niyang gumawa ng maraming kabutihan sa pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapalayas ng demonyo at paghilom ng may sakit ay nagtatalo-talo kung sino ang pinakadakila sa kanila. Ibig sabihin nito, sarili lang nila ang kanilang binibida. At yung ibang gumagawa rin ng kabutihan ay hinihila nila pababa para lalo lang silang sumikat. At hindi lang yan, no? Pati na rin yung mga taong nasa labas ng kanilang grupo, mga taong nagpapalayas ng demonyo sa ngalan ni Jesus,
ay gusto rin nilang pagbawalan para sila lang ang puntahan ng mga tao. Anong nakikita natin dito? Ang nakikita natin dito ay pangungumpetensya na sa halip na magpaabot ng mas maraming tulong ay nagiging hadlang dito. Kaya sinabi ni Jesus kay Juan, huwag ninyo siyang pagbawalan, no? Sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Kumbaga, huwag mong tignan ang ibang gumagawa ng kabutihan bilang threat, kundi katulong. Ang mahalaga ay huwag silang pigilan, bagkus kailangan silang tanggapin at tulungan. Ginamit ni Jesus ang imahe ng bata. No, alam natin na yung bata sa panahon ni Jesus ay madalas walang boses, no? Walang katayuan sa lipunan. Ngunit ani ni Jesus, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ibig sabihin ni Jesus na tanggapin natin ang lahat ng gustong tumulong sa halip na pigilan sila. Kahit hindi silang pinakamagaling o pinakamahusay, ay may iaambag pa rin sila bilang mga anak ng Diyos. Ano po ang punto para sa atin ngayon? Walang lugar ang pangungumpetensya sa paggawa ng mabuti. Bagkus lahat ng nais makatulong ay nararapat na tanggapin at tulungan. Sa panahon ngayon ng pandemya, ang nasa isip ng marami ay hindi na yung pagkukulang ng ibang mga ahensya o organisasyon sa kanilang responsibilidad sa pagpuno ng pangangailangan ng ating kababayan. Ang iniisip na lang nila ay kung ano ang maiaambag o maitutulong nila. Sana lang sa halip na hadlangan at pahirapan ang mga nais tumulong ay ma-encourage sila at makita bilang partners sa pagtugon sa matinding pangangailangan ngayon. Ngunit isang paalala rin ito sa atin na maging bukas na makipagtulungan sa ibang tao. Minsan po kasi, no, pati sa ating mga ministry or organisasyon sa parokya, ay may mga matagal nang nakaupo sa pwesto na naghahari-harian at hindi nagbibigay ng pagkakataon sa mga mas nakababata o mas bagong dating na makilahok din sa pamamagitan ng pamumuno. Baka panahon na para bigyan sila ng chance, makaambag din naman. Ika nga, give chance to others. Alam niyo po, kwento ko po sa inyo, no? Ang kinatutuwa ko sa aming social communications ministry sa simbahan ay ang pagtutulungan namin. Minsan po kasi sa mainstream media, ang tukso po ay mangumpetensya ang mga media companies sa isa't isa. Pero dito po sa church media, may effort na magtulungan. Halimbawa po yung aming kaibigan na si Josh mula sa Diocese of Caloocan ay nagbigay na ng training sa aming volunteer sa Diocese of Cubao at tumulong pa siya sa pagbuo ng aming bagong diocesan website. Kaya taos puso kami nagpapasalamat dahil ang mga bagay na hindi namin magawa ay naisasakatuparan sa pamamagitan ng aming pagtutulungan. At dahil nagtutulungan, ay mas marami nagagawang kabutihan para sa Diyos at para sa kapwa. Kaya maganda pong tanungin natin sa ating sarili. Paano ko nakikita ang kapwa kong gumagawa ng higit na kabutihan para sa Diyos? Siya ba ay tinatrato kong karibal o katuwang at katulong sa gawain ng Diyos?